ay yung aso na yung sa pag-release ng Chinese ka na kasama niya na Korean. And at the same time, ay graduated ay by next week ay ma-invita ka sa kanyang Basilito. Plus, yung mga kalagi ay DG at Pideya, kung sila yung natin kinigat manonood ngayon sa ating forum, ay invitado ko na sila para makita natin ang big picture ng Basilito going on. Pero very clear, sa acquittal na ito ni Colonel Marcelino ay kinakabahan na yung previous administration dahil yung mga tinago nilang mga sekreto o isa sa mga sekretong tinago nila ay mauubalo ng maskara at this point in time. Okay? And with us today ay yung ating favorite mayor at dahil lang ha. Sorry na. Favorite mayor ko, God willing, ay maging mayor talaga ng Quezon City in the future. At despite na ngayon eh, mukhang may mga political juggling operation na ngayon ginagawa rito. Kaya yung ibang mga kasama ni Herbert ay lumutin na sa TDP Laban. Okay? At si Dr. Peralta, tapos ay ating consumer fighter na si Arjan Villana. Plus itong labor leader natin na si Diwa na ngayon ay mukhang consumer advocate na rin. Sino ba ang maganda mo tayo? Tindahin mo na, Dave. Nga, bigyan mo kami ng input sa bagong expose mo. Magandang umaga. Ang dadaling ko ngayon usapin tungkol sa Coca-Cola. Maraming issue na kapalog dito. Una yung issue pang industriya no, na naapektuhan sa ginagawa ng Coca-Cola. Pangalawa, yung labanan ng Coca-Cola sa kanilang gobyerno, particularly sa SRA, Sugar Regulatory Administration, sa issue ng importation. No, may problema sa importation sa bigas, ganun din dito sa kung tawagin ay high fructose corn syrup. No? Pangatlong usapin dito na nasasangkot ay yung talaga yung mismo na mga manggagawa sa Coca-Cola. Kung mapapansin nyo, nakasota ko ng t-shirt, si BPIEU, ito Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated Employees Union, das NLU, NLU, National Labor Union na ako presidente. Kasama ko dapat ngayon, kasama ko sa yung mga opisyalis ng local union, kaya lang by hearing sila ngayon, nagpatawag ng biglang hearing sa San Bernardo, kaya hindi sila nakasama. Pero sa mga susunod na, ano natin siguro, programa, bibigitin ko na sa rin ito para mas malawak at marinig mismo ninyo sa kanila yung mga issues. No? Panghuli yung anggulo ng, ano, ng napagiti Doc Eric yung sa consumer side, yung kung tawagin yung high fructose corn syrup na hindi pa masyadong pumutok dito sa Manila pero maliban nata kay Arjo na nakakalam yan eh. Putok na sa Iloilo, sa Negros, Western Visayas practically. No? Sakto na yan, nagkakaroon na ng boycott Coca-Cola dahil sa usapin ng high fructose corn syrup na ginagamit ng Coca-Cola sa halip na yung refined sugar na dati naman nila ginagamit. Essentially ganun. So may hinda akong ano dyan na mixing person list, kaya yung angulo ko mapapansin nyo, kaya sabi din ka Eric kanina, angulo ng mga consumer, no? Kasi yung Coca-Cola, essentially, ang ginagamit niya ngayong pantimpla sa kanyang produkto ay corn syrup. Ang tawag dyan, high fructose corn syrup. Dati-dati ginagamit refined sugar, no? Ang kanaming issue rito, industry issue rito, is nag-i-import ng maraming, ng malaking bahagi ng kanyang ginagamit ng, sa kanyang pagtimpla ng kanyang produkto. No? Ang Coca-Cola kasi, paano sana mag, nakalimutan ko na magdala ng Coca-Cola, no? Essentially, that's a ang Coca-Cola tubig yan eh. Almost 90% ng binibenta sa atin, kinuha natin tubig, no? Tapos nilalagyan ng kanimpla, sukar, mga coloring. Yan naging Coca-Cola, no?
Of course, ang other dagdag na gastos dyan, yung bote. Actually, mas mahal pa yung bote kaysa ano, you know? Salaman. Di hamak na, no? Kaya nga, tingnan namin kung magkakampanya kami ng basahin lang ng bote na Coca-Cola. Pero hindi naman siguro, no? Kasi, ito ang kumpanya din namin yun, eh. So, gano'n, no? Ayun ang Coca-Cola. Yung issue ng high fructose, no? May kakibat siyang ano, health matter, no? Kasi sa ibang bansa, malakas na yung advocacy na magbawas na kung maaaritigilan ang pag-inom ng Coca-Cola dahil nga doon sa kanyang high fructose or zero content, no? May mga pag-aaral sa medicine at saka sa chemistry na talaga nakakasira ito, no? Yung tubuhin natin na good life, healthy life, pagbaka doon sa pagdagdag ng timbang, yung naging obese, yung mga bata, kakibat yan sa high fructose, ano? High fructose issue, no? So, yun na nga, dito sa aming press release nga, sa pag-analysis natin na nasubukan na talaga, although wala pang conclusive findings talaga na nakakasira ito sa tao, pero meron ng mga panimula pag-aaral na yung mga daga na pinainom nito ay tumataba, lumalaki, nagiging ang good, no? Sa ibang mga tao, sa yung ngayon na yung mga pag-aaral na ginawang sample na yung mga matataba, yung mabilis na mag-gain ng weight, ay malakas ang magkonsumo ng Coca-Cola, eh. Kaya related talaga ito. Kaya sa ibang bahagi ng Estados Unidos ay medyo may kampanya na laban sa pag-inom ng Coke, no? Ang mahalaga pa sa amin dito, maliban doon sa health issue na yan, yung epekto ng paggamit ng Coca-Cola ng high fructose corn syrup, no? Ini-import ito sa ibang bansa, malaki, no? Malaki ang itong quarter nito ngayon, eh, parang kasabay din ng bigas, no? Halos yung consumo for the next 12 months, kinuha na niya, eh. So, meron siyang stock ng mga corn syrup, liquid ito, imbis na bumili siya ng mga, dati-dati bumili siya ng asukal, concentrate, dun sa yung mga millers natin, eh hindi na siya doon bumibili. Kaya naatikuhan niyo yun, yung ating mga magsasaka sa tubuhan. Maliban doon, dahil wala nang demand ng asukal ngayon, dahil meron siyang gagamitin, mababa ang presyo ng asukal. Ngayon nata, nasa 1,300 na lang, dati 1,800 yan, last year. Mumaba end of year ng mga 1,500 yan, 1,300, pagbaba ng pagbaba. Ang gano'n ba kalaki yung ini-import ng Coca-Cola? Malaki po ang ini-import ng Coca-Cola. Ang datos namin is almost 95%, 90-95% ng ating high fructose importation ay Coca-Cola ang nag-i-import, no? So, yun, no? So, apektado yung magsasaka. Apektado rin yung nagtatanim ng corn, no? Kasi imbis na bumili ng mais at i-convert it into, ano, no? Assuming na hindi pa resubmission ng corn syrup, nag-aangat tayo sa ibang bansa, no? So, dalawa ka na tama, corn farmers natin at mga sugar farmers. At eventually, yung mga millers, maapektuhan. Sa ngayon, may mga dalawang union doon na nag-welga na, kaya na medyo na-resolve. Pero tuloy pa rin kanilang advocacy, no? Yung mga communities, yung mga mayor, na malakas din ang kanilang advocacy na talagang hindi lamang yung epekto doon sa kanilang industriya. Kasi nabawa, kung nasa Moses Padilla, municipality, mayor ka doon, yung mga tao mo naka-sandal doon sa sugar plantation. Kaya kung wala nang pintahan, mababang presyo, matungal yung negosyo, kaya walang trabaho yung mga tao. So yun yung essential yung epekto, no? So, yan is basically yung gusto namin ipabot sa publiko na may kakaibang issue ngayon na hindi natin nararamdaman na patungkol sa kalusugan ng ating mamayan na picture ng gobyerno dahil nawawala ng revenues at dadanan yung mga magagawa. And finally, sa Coca-Cola ngayon ay may file na ng notice of strike. So essentially, tingin natin nga sa Coca-Cola, medyo maayos ang kumpanya, pero sa pag-ugnayan namin, medyo hindi naging maganda. Bago na kasi may-ari ng Coca-Cola ngayon, over the years, marami nagpapalit-palit ang may-ari niyan, yung mga Amerikano, mga Australians, Dutch, tapos Mexico siya, mismo yung si Danby, no, na for time, siya nagmay-ari ng Coca-Cola, ngayon mga Mexicans. So,
medyo nangangapa sila sa ating bansa, at sumusubok sila ng pamamaraan ng pag-ibig-pag-ibig sa mga magagawa, efektibo siguro sa Mexico, pero mahingi mong uras sa atin. Lalo-lalo na yung pagiging anti-union nila, at hindi pagtugon mo sa pangilaran ng mga magagawa, kaya 25 years na yung hindi ko dyan eh. This is the first time that I have heard a notice of strike sa kumpanya niya. So, ganun ka lang ako. Meron pa akong tip sa inyo, no? Walang malis to, no? Kaya ako lagi merong Coca-Cola sa toilet ko. Mas magandang palinis ang toilet bowl. Ang Coca-Cola. Subukan nyo lang. Mas malinis pa sa mga Domex and other cleansing... Yung mismong sublinks, i-perform mo sa tubig ng ano, saka yung sa bowl. Hintayin mo na mga 50 minutes. Tapos, alin mo nung pang, ano mo, pag-scrub mo, ang linis. Panlinis. Eh, kung yung mismo toilet mo, kaya acid, yung acid. Acid. Hindi, try it. Mamaya na, handa mo yung mga question niya later, no? Okay. Magandang umaga po. Palagay ko yung paglinis na yan, dali natin sa ERC. Linis ang ERC. Background lang po, tungkol ko sa 6.9 billion pesos na pera nyo. Pera nating mga power consumers. March 31, nag-apply po ng aplikasyon si Meralco. Na kung saan dun sa aplikasyon na yon, nakita po ng isang technical department ng Energy Regulatory Commission na kailangan mag-solid si Meralco ng 6.9 billion na pera na advance na kinolekta sa atin na mali ang computation ng Meralco. Ano po? At yan yung panahon na siningil din tayo ng 0.22 doon sa issue ng Malampaya. Ang total po niyan ay 0.75 yung refund. Samantala, merong ikinarga sa ating 0.22. Ano po ang issue rito? Ang issue rito, alam ng Meralco na meron silang over-collection, bakit pa sila nalingil ng 0.22 para doon sa kailangan ng Malampaya? Ano po? Para doon sa tatlong power generation. So, noong March 31, niripaso ito ng mga technical na tao, inaral ito ng ERC. May 2, naglabas po ng order ang ERC na i-refund ang 6.9 billion pesos. May 3 po, in-upload po sa ERC website yung 6.9 billion pesos. March 4, lumabas po sa mga pahayagan na Tempo at Manila Bulletin yung storya. At nung araw na yon, tinanggal uli sa website ng ERC yung 6.9 billion pesos. Ano po ang rason? Sapagkat nung araw na yon ay natanggap po ni Chairman Salazar ang kanyang suspension order. Kaugnay naman ito dun sa kaso nung nagpakamatay na si Director Villa. Ano po? Wala itong kaugnayan dyan sa 6.9 billion. Pero ang malaking tanong, ito ba yung matagal ng plinano? Ito ba yung matagal ng pinaghandaan itong mga suspension na ito? Ano ba talaga ang tunay na ginagawa ni Chairman Salazar sa loob ng ERC at nung apat na mga commissioners na ito? So, nung May 4, na-suspend si Salazar, tinanggal sa website yung 6.9 billion pesos. Bakit tinanggal? Dapat yun ay ibalik na sa ating mga water power consumers yung 6.9 billion starting May 7. Ano po naganap? Dinilay po yung paglalabas. Samantalang ito ay napag-aralan na noong ERC Technical Department at napagpasya na dahil meron na ng press release ang ERC. So anong dahilan? Bakit nila tinanggal? Ano ang motibo? Ano ang malaking dahilan? Okay. Ngayon po, tayo po ay sumulat sa acting commissioner ng ERC. Ang pangalan niya ay Commissioner Non. Meron po akong sulat, pinarating ko yan nung nakaraang Biyernes sa kanya. Sabado, nung Biyernes na yon, nandito po ako noon, na-pick up po ito nung mga ibang mga
reporter sa media. At yung iba po ay inilabas. At meron pong inilabas ang website ng GMA7. Ano po, ang term na nilagay na doon ay maneuver. Maneuver doon sa issue ng 6.9 billion. At meron pang isang diarista na nagsulat na sinasabi, ERC connives with Meralco. Yun po yung heading. Dahil po dyan, sa mga naglabasa na yan, ako po ay tinawagan nung nakaraang Sabado ng isang tao, ng isang commissioner na nag-decision daw, yung apat na naiwang commissioner, natawagan ako at gusto akong makausap. Ang sabi ko, huwag mo sabihin sa akin yan sa telepono. Gumawa kayo ng sulat na inayayahan niyo ako na gusto niyo akong makausap. So gumawa po sila through email. Sabado yon, wala naman pong gobyerno ang ERC. Kapag Sabado, gumawa po sila ng sulat. Ito po yung picture sa email ng kanilang sulat. Ito po yung sulat na pinadala sa akin, na aking prinit. Ang nakalagay dito, Lunes dapat kami magtagpo o mag-usap. Nagpulong po yung pamunuan ng UFCC, ang aming rekomendasyon, hindi Lunes ng alauna. Ang sinasabi pa nga nila rito sa sulat, at may convenience mula alauna hanggang alas 5. Sino naman po si Mr. Rodolfo Avellana Jr. para apin ng apat na commissioner at may convenient time? Sino po ba ako? Ang sabi ko sa kanila, you need to explain to the Filipino people, not to UFCC, not to Mr. Avellana. So, ang ginawa namin, alas 2 ng hapon, Tuesday tayo mag-meeting. Nangyari po yung meeting. Again, ang ERC ay nagbigay na naman po ng nag-adjust po sila. At doon sa meeting na yon, marami po akong mga sinabang mga veterano sa usapin ng problema sa loob ng ERC at ng elektrisidad. Nandiyan po si Ginoong Jojo Borja, nandiyan po si Marcelo Texon, dating chief controller ng Petron at CPA. Nandiyan din po si Butch Munya, at meron pong dalawang absent. Ano po, na dapat kasama ko si Kamentong Laurel at si Mayor Jun Simol na may init din po sa usapin na ito. To cut the story short, doon sa aming meeting, lumabas po doon sa paliwanag ng mga commissioners, inamin nila sa amin na yung presidente ng Meralco, si Oscar Reyes, ay pumunta ng ERC. Ulitin ko po, inamin ng ERC commissioners na pumunta ang presidente ng Meralco tungkol sa issue ng 6.9 billion pesos. So, ang tinanong po, sino po yung pumunta? Ang presidente po, no, ng Meralco. So, nagduda ako, nagtanong kami, anong ginagawa ng presidente ng Meralco sa opisina, sa meeting, na closed door ng ERC? Anong ginagawa ron? So, ang ginawa po ng Meralco kasi, March 8, sila'y sumulat. Doon sa sulat ng Meralco sa ERC, sinasabi nila doon, kahit wala pa yung order, nakahanda ang Meralco na ibalik ang pera. Yun ang sinasabi nila. Pero hindi nila sinasabi yung kanilang request na gusto nilang gawing 36 months yung refund. Ibig sabihin, uutay-utayin ng 36 months yung refund. Meron po kasing ganong. At meron din mga ilang commissioners na nagsasabi, 6 months, 12 months, gusto nilang palawigin o pahabain. Samantalang yung made to order ay 3 months, mag-start ng June, July, August. So, akala ng buong bayan ay palakpakan na tayo dahil meron pong refund. Pero ang totoong issue doon, binago po nila yung made to order. Ito na po yung official copy. May 11, sabi nila, Ka-RJ, wala naman nagbago eh. Excuse me, may nagbago dyan. Ano po nagbago? June, July, August. Ano pagkakaiba? Yung order ng May 2, May, June, July. So ano nangyari? Kumita si Meralco dahil ang pera ng taong bayan na 6.9 billion ay nasa banko. Kung 2% po yan, ay 138 million pesos po yan. Dahil na-delay lamang ng apat na commissioner ng ilang araw. Yan po yung issue dyan. Bukod dyan, ang order na ito, nagsimula ito ng taong 2014 hanggang 2016. At yan po ay 6.9 billion pesos.
kapag kinumpute mo yan sa loob ng 3 taon, yan po ay tumataginting na 1.4 billion pesos na interes sa banko. Plus the 138 million. Yun ba ang tunay na dahilan ng delay? Yun po yung ating nire-raise dito. So palakpakan ng lahat. May good news tayo ngayong June. Pero hindi alam ng publiko, dapat May, June, July. Malaki po ang pagkakaiba niyan. So ibig sabihin, ang mga taong ito na naiwan dyan sa loob ng ERC ay may malaking pananagutan sa ating Pangulo ng Bansa, sa Kongreso at Senado, na dapat lumabas po ang katotohanan na ito. Ulitin ko po, March 31, nag-submit na ng aplikasyon ang Meralco sa ERC. So ina-expect na nila, kapag nagdesisyon ang ERC and bank, ano po, ang ERC Commission, na nagdesisyon ng May 2, sinasabi na May, June, July ang refund. Pero dahil nawala si Salazar, ginamit nilang oportunidad nang nawala si Salazar. Ano po? So ano ba talaga? Sino ba talaga ang mga manipulador? Sino ba talaga ang nagmamasahe sa loob ng ERC in favor of Meralco or in favor of other power utilities? So itong issue na ito, we are just looking dun sa small issue na 6.9 billion pesos. Ano pong meron sa loob ng ERC sa taon na ito? Ladies and gentlemen, ngayon po ang tinatawag nating rate setting o rate setting ng buong Meralco. Ano po ang rate setting? Nagaganap po yan kada 4 na taon. Bubusisiin ang buong libro, pinagkagastusan o yung mga provisional adjustment na ibinigay sa Meralco, tama ba o mali ba? Yan po ang totoong issue. Kaya yung issue po ng bilya, dapat po yan investigahan. Pero ito po ay gatuldok na issue pa lamang. May gabundok na issue na dapat tayong tutukan. So dahil sa sitwasyon na ito, nananawagan po tayo sa publiko, lalong-lalo na po sa media, tutukan na po natin ang issue ng ERC sapagkat ito po ay daang bilyong piso ang pera ng taong bayan na hawak ng mga oligarko. Kaya ang aming posisyon hanggang ngayon ay resign all. Kaya nagtataka nga kami, bakit ang palasyo nag-issue ng suspension order, isa lang. Di po ba? Isa lang. Paano na po yung mga nangyari nung panahon ni Albano, panahon ni Ducot, panahon po nung mga iba pa? Nandun pa po. Nandun pa at ngayon po, sa mga oras na ito, lahat po ng mga patriotikong empleyado, mga taong, mga manggagawang, mga walang kasalanan na sumusunod lamang sa utos atas ng kanilang mga boss ay nasa bingit ng malaking problema. So tulungan po natin ang mga progresibong manggagawa na ito para lumabas ang buong katotohanan. Ito na po ang ating pagkakataon para mabunot ang tinik ng sindikato sa loob ng ERC at may pakita sa buong mundo na ang Meralco ay mayroong malaking problema na ginagawa sa sambayan ng Pilipino. Salamat po. Salamat, tama yung sabi ni RJ. No? Kasi in every agency, there's always a mafia from within. Kaya kung di ma-dismantle yung mafia from within, ay inutil kahit na sinong matino na ilalagay mo dyan sa pwesto na yan. At the same time, I hope RJ hindi ka magiging pareho ni Pitilagan na naging consumers leader, eh baka yun eh, insider na eh. Sir, I was... Ako po... Teka na. I'd like to acknowledge the presence of my good friend here, no? Si Lakay Musalo, presidente ng Liga ng mga broadcasters ng Pilipinas. Yeah. DWIC, lagi akong pinaplag niya ng Sunday. Yun na nga, si Pitilagan ngayon eh, nagtatrabaho na. At ikaw na paliwanag, RJ. Hindi ko po siya kilala, hindi po kami magkaibigan, naririnig ko lang po ang kanyang pangalan, pero lahat po ng kaso sa loob ng ERC, kasama po ang kanilang organisasyon. Ano po? Kasama po yan sa mga hearing. Hindi ko po alam, gusto pong ibigay siyempre yung benefit of the doubt sa kanila, pero I don't want to talk about that. Ano. Pero kami po, ang track record namin simple lang. Sa tubig, kami po ay nakapagdemanda ng 54 na matataas na opisyal ng gobyerno at ilang mga oligarko at 2 cabinet member. Ngayon po sa loob ng ERC, meron po na isa sa aming mga dinemanda ay nandiyan sa ERC na opisyal pa na tagapagsalita ng komisyon.
na siya rin po ang lumabas sa media na nagtatanggol kung bakit kailangan magkaroon ng reconfirmation ng May 2 decision na nangyari na inilabas na nga nila May 11. Maikaiba po yung May 2 sa May 11 decision. Yung tao na yon ay na-interview niyo sa Senado at yun po ang nagdi-dribble ng bola ngayon. Siya po ay pamangkin. Ano po? Pamangkin ng dating sekretaryo na dinimanda namin. So, awan, si Secretary Almendras po. Ayan po. Yung babae na yon ay galing din po sa Department of Energy. Nilipat sa komisyon. Ano po? At, pero in fairness naman po dito sa mga natitirang mga komisyon, commissioners na ito, itong lima na ito, sila po, minana na po nila ang gabundok na problema na inilatag nung mga naunang mga commissioners. Ibig sabihin, luto na po ang boxing. Pero ang tanong, bakit yung status ko ay pinananatili nyo? Bakit pinananatili nyo na maghirap ang sambayan ng Pilipino sa sobrang singil ng taas ng kuryente? Ibig sabihin po, sila ay kasama na dapat managot sa batas ng ating mustisya. So, napaka-importante po ng issue na ito. Hindi po uusad ang pambansang kaunlaran kung ang presyo ng kuryente sa buong bansa ay nananatiling napakamahal. Dahil po sa mga taong taksil na ito, dapat silang managot sa batas ng hukuman. Ano po? Again, hindi sila dapat magpaliwanag sa UFCC, dapat sila ay magpaliwanag sa buong publiko sa kanilang mga track record. At sa mga oras na ito, meron na silang mga ibinabalik na mga tao na dati na mga tinanggal ni Commissioner Salazar dahil napatunayan na yung mga taong yan ay involved dun sa mga makataas na mga desisyon, dun sa mga dating kaso na nagbigay ng mga provisional increases na nagpapahirap kay Juan at Maria ngayon. Ngayon po ay mga binalik na. Buta wala si Salazar. So ibig sabihin, ano ba ang tunay na issue sa likod ni Salazar? Yung Villa case ba? O meron pang mas malaming, lalim na issue? Kaya nananawagan po tayo kay mahal na, sa ating mahal na Pangulong Duterte, laliman niyo po ang inyong investigasyon. Kung kami po ay wala sa palasyo ng kapangyarihan, pero nakikita po namin ang liwanag, sigurado po ako sa inyong posisyon, kitang-kita niyo po kung ano ang totoo at hindi totoo. So dapat po ito ay malabas. Kung talagang kayo ay naninindigan sa usapin ng mga oligarko, this is the high time. Nandito ang taong bayan, kakampi mo kami. Laban dito sa mga mapangubusong taong oligarko at mga tao nila sa loob ng ERC at iba pang mga regulatory agencies na kontrolado, manipulado ng mga malalaking kumpanya na nagpapahirap sa atin. Ito po ang totoong issue na kinakaharap kaya kung bakit may problema sa droga, problema sa kahirapan, dahil wala may pambayad ng tubig, ng kuryente, mataas na toll fee, etc. etc. Yun po ang ating buhay. So ito po yung mga kinakaharap nating kaso. Ngayon lang po, kagaling ko lang sa isang hearing. Hearing ng isang malaking kumpanya. Pero tumakbo po ako rito dahil gusto ko po na i-share sa inyo ang mga impormasyon ito. Dahil ang inyong lingkod, hindi ko rin po alam kung hanggang kailan ako, kung hanggang kailan ko kayang magsalita. Nang ako, hanggang buhay po ako, sasabihin ko po kung ano yung ating nalalaman. Hanggat nandyan kayo, hanggang nilalabas nyo po yung istorya, mananatili po akong buhay. Pero kapag hindi nyo nilalabas ang istorya, nandun po ang malaking problema. Sana po naiintindihan nyo yan. Ginagawa ko ito, wala pong kapalit ang aming organisasyon. Pero ito po, inaari namin ang aming buhay para sa pagbabago na gusto natin. Ano po? Hindi dahil kay Duterte o sino presidente, baguhin natin yung bulok na sistema na ito. Ito po ang ating malaking problema. Salamat po. Nabuhay ka, RJ, at sa totoo lang, don't worry, itong nilalabas nila Camilo at nila Juby at ni Mayen ay live to. RJ, live. Unedited. Kaya don't worry, saka yung kasama sa ibang TV crew dito ay for sure, ay ilalabas siya. Okay. At tawagan natin si Mayor Peralta at bigyan tayo ng input sa update sa mga ginagawa niya at advocacy. Magandang mapagpalayang araw po sa inyo lahat, aking mga kapatid, kaibigan media. At magandang araw din po sa mga nanonood ngayon at nakikinig. Alam niyo po ang inyong lingkod ay dalawang mundo ang ginagalawan. Mundo ng politika at mundo ng advocacy.
Kaya lagi akong busy. Yung kalahati ng katawan ko sa politika, yung kalahati ng katawan ko ay sa advocacy. Pero sa politika po, nabibusy sa pagpapakalat ng federalismo. No? Ito po ang magbabago ng sistema ng ating gobyerno. At the same time, magbabago po yung tinatawag na allocation ng pera. Sa federalismo, may iiwan sa isang federal state 80% ng kanilang kinita. At 20% lang ang mapupunta sa national government, no? Hindi katulad ngayon, baliktad eh. 20% lang na iiwan sa local government, 80% na pupunta sa national government. Ngayon, ililing ko yung federalismo sa PDP laban, sa paglipat ng mga liberal dito sa PDP laban, no? Sa pamamagitan ni alam nito, si Pimentel. Kalimutan ko lagi yung pangalan niya eh. Coco. Oo, si Coco. Kasi wala akong masyadong bilim sa tao yan eh. O sana in the highest. Oo. Alam niyo, yung ginawa na paglipat ng mga liberal dito sa pamumuno ni Joy Belmonte, no? Ay, sa PDP. Hindi ako na-antig dun eh. Dahil muna, hindi naman ako tiga PDP. I like to acknowledge my good friend, Sonny Albitacol. Unang-una, hindi naman ako PDP member. May sarili kaming partito. Ito yung Poblon Political Party. At sa nakikita ko, ay mas malaki ang negative effect ng paglipat ng Liberal Party sa PDP dahil ang daming tao ang nag-question. Nag-backfire to sa PDP. Tuwing may kakausap sa akin, ang sabi nila, wala rin palang kwenta PDP. Kala namin, ano sila, magandang partido. Pero trapo rin pala sila. Kaya isa yun sa nakikita ang pagkakamali ng PDP sa pagtanggap ng mga liberal na maging member ng PDP laban. Ngayon po, sa nakikita ko sa politika, pagpasok ng federalismo, mag-iiba na ang magiging buka ng politika. Madidiminis na ang power ng mayor, pati councilor, madidiminis na. Ang tatakbo dyan, yung mga state minister, at saka mga iba pang mga ano, no? Kaya, hindi ako masyadong ano sa politika eh. Dahil kung insider ka sa Duterte administration, talagang federalismo ay susulong. Kaya sa 2019, malayo pa to eh. Kaya malayo pa ang politika dito sa ating bansa sa 2019. Marami pang mangyayari. O, sa mundo naman ng advocacy, alam niyo naman, nababasa niyo naman siguro sa dyaryo, napakarami naming pinapay na kaso. Nakasama ko si Ika RJ, si Atty. Alvin Tangkol. Kaya, punong-puno po ang schedule ko, no? Sa pagpapay ng mga kaso at pag-iimbestiga ng mga kaso laban sa mga dating opisyalis ng gobyerno at laban sa bagong opisyalis ng gobyerno. Kaya mamaya po, itanong nyo na lang sa akin kung ano po ang mga gusto nyo pang ipaliwanag ko at tanda ko pong sagutin ito. Thank you, Mayor. No? Nandito ating kaibigan sa Atty. Tangkol. Alam niyo, nung isang araw ay nag-storytelling alayon si Pabayak. No? Si Secretary Pabayak. Pabaya, no? At ngayon, para sa katuro niya na sila Noy-Noy ang at si Marohas ang may kasalanan sa nangyari sa MRT. At nandito yung living witness at siyang gustong gawing call guy na magkaliwanag kung ano itong mga sinasabi lang ng kasinungalingan sa Senado. Al, please.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang nakakapunta ka po rito mahigit na pong dalawang taon na sinasabi ko na po na lahat ng ito ay pangyayari. Subalit nung nakarang administrasyon ay wala po nakikinig sa atin. At ang lahat naman po ng kailangan malaman, ano, ay naisulat ko na yan o nailigay ko na sa isang papel o na-define ko na sa korte, pero wala pong lumabas sa mainstream media. At nung sending ko nga po, nakatanggap po tayo ng imbitasyon kay Senador Reyes po na umatid po sa hearing sa susunod na Martes, no? Mayo 23. At ito po ay isang magandang pagkakataon po para sa atin, ano? Para lumabas po ang katotohanan. At ako naman po ay walang sasabihin bago. Ang sasabihin ko po ay lahat ng nasabi ko na wala po nakikita dati. Pero ngayon po, ay siguro ay mas bukas ang tenga ng ating mga mamabatas at ang ating mga opisyal. At meron po tayong isang ginawang affidavit noong nakaraang Disyembre. Ito po ay umaabot po sa humigit kumulang na 55 pahina. At marami po tayong isinulat doon, pero hindi pa po kumpleto yon. At yun po, ibibigay po natin yung kopyang yon sa Senado, papabusisi po natin, at meron din po tayong mga nasabihin na wala pa po doon sa kapil na yon. Kasi po tayo, no, kung magkasalita po tayo, naghahanap po tayo ng tamang venue. Hindi po tayo basta-basta nagsasalita. Kasi po, syempre, alam natin, marami tayong kalaban. At kung nandun na po tayo, lahat po na nasabihin natin ay on record. At hindi po ito maaaring pasubalian. Yung pong sinabi ng mga dating opisyal na inimbita noong nakaraang Lunes, May 15, sa Senado, no? Late po lang mapanood din, bandang patapos na. Pero ang sinabi po ni dating Secretary Jun Abaya ay ginawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya at sa paningin niya, ang lahat ng ito ay tama at para sa taong bayan. Ang sasabi ko lang po dito yun po ang tingin nyo. Pero sa palagay ko naman, yung ginawa nyo, sinabi nyo, you did your best is not good enough. Harap doon ang Panginoon. Harap doon ang Panginoon. Ay, wala silang ginita. Siguro po, baka walang natirang eleksyon. Kaya wala sila pinita, nakulong sila ito. Ano ni Aldo, doon sa hearing na ginawa ni Senator Ho, ni Manzales, ay lagi na babanggit yung Marlo de la Cruz. Paliwanag mo nga, sino yung Marlo de la Cruz ito? Ito pong si Ginoong Marlo de la Cruz, ano, wala pong kaming masamang tinapay sa pagitan namin dalawa, no? Nakayala ko po ito nung sila po ang humawak ng maintenance ng MRT3, no? Kung titignan niyo po ang taong ito, mabait na tao, no? Magandang itsura, mukhang hindi gagawa ng masama, no? Magaling ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang ipinikata ko lang po, no? Simula po nung nagkaroon po ng issue ganyan, ano? Nung nasa DOTC pa ako, si Secretary Abaya, kung bakit madalas na itinatanggay ng Secretary Abaya na kilala niya ang tao ito. Yun po ang malaking question mark sa akin. Meron pong pagkakataon na nag-meeting po kami ng Secretary Abaya at ito po ay recorded, no? At kung hihingin po sa akin ng Senado yung record, ipaparinig po sa Senado. Although, yung recording na yun, ano? With the consent, no? Of the people during that particular meeting. Nandun po si Secretary Abaya, nandun po kanyang pamangkin si Mark Abaya na kanyang executive assistant. Alam ko may isa pang tao doon, ano? At saka ako. So, binilin po sa akin ang abogado ko kasi ito po, yung meeting niyo ay requested by Secretary Abaya. Sabi sa akin, Al, mas maganda yan, bago may mag-meeting sabihin mo, pwede ko mag-record itong usapan natin. Kaya yun, sinabi ko, pwede ko po mag-record itong usapan natin. At in the record po, kumain po, sige, record natin. Pero meron mga portion na off the record. Lalo na yung mga chismis na narinig ko sa kanya. Sabi niya sa akin alam mo Al, kumisyan yan, chismis, yan pa ang mas totoo kaysa sa katotohanan. Kaya sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Dahil tinatanong niya ako ng ibang mga bagay, sabi ko, sir, hindi ko po masasagot yan kasi narinig ko lang po, baka po chismis lang yan. Ako po kasi pag sumagot, talagi po, base sa dokumentong hawak ko at base dun sa tunay na nangyari.
sabi niya sa akin, yun nga, eh, alam mo, Al, tumisan yung mga chismis, yan ang mas totoo kaysa sa katotohanan. At, tinanong niya sa akin, ano ba pagkakailangan mo dito kay Marlon de la Cruz? So, parang hindi niya kilala. Eh, paano ba napunta dyan si Marlon de la Cruz? Yun ang tanong sa akin. So, lahat po ito ay sinagot ko. Pero nung nakalauna na, eh, nung nakakausap ko na itong si Mr. de la Cruz, kasi nandun naman sila sa maintenance na ng MRT, eh, sinabi niya na talaga kaibigan niya sa Secretary Abaya. At, sabi ko, eh, ano ba ang problema mo? Eh, ito, yung mga text sa akin, no? Eh, yan yung si Secretary Abaya. Sino yung mas mataas na tao na kalagay dito? Kahit sino naman, eh, pwede mag-text, di ba? Sino? Pero, ito lang, Doc Eric. Pero ito ang pinakamaganda rin. Sabi ko, tingnan ko nga, eh, tinignan ko yung mga text sa kanya ni Secretary Abaya. At mayroong text si Secretary Abaya sa kanya at text sa akin na magkamukhang magkamukha. So talaga si Secretary Abaya nag-text sa kanya. Pero, ang makikita mo, bakit doon sa text sa kanya, nandun yung eksaktong pangalan, dito sa tinext sa akin, wala yung pangalan. Example, sabi ni Secretary Abaya, according to my friend, blah blah blah, yung sa text sa kanya, according to Miss So, let's say, yung pangalan, ano? Blah blah blah, pero hindi Miss So pangalan. Example ko lang, according to Miss So, blah blah blah. So, nangihingi siya ng opinion, pero, doon sa text na kay Marlo, kay Marlo de la Cruz, eksakto yung mga pangalan. Yung text sa akin, puro naging general pronoun, he or she, or my friend. So doon makikita na mas close silang dalawa, kasi trusted niya yung text eh. Bakit sa akin, itinatago niya kung sino yung mga personalidad doon. Tignan yun, Al, yung sinasabi yung miss, so, bakit ginawang miss yung mister, na ano, bakla ba yun? Hindi, wala ko lang. It's not to lang. It's not to lang. It's not to lang. It's not to lang. Hindi yung sa context na yan. Example ko lang yan. Okay? Actually, yung pangalan na nabasa kong pangalan ng babae yun nandoon. Pero yung sa akin, hindi niya inilagay yung pangalan ng babae. Anyway, naanala ko din, wala na ako nun sa DOTC, no? At si Secretary Abaya ay in-interview ni Professor Winnie Monsod sa Pasaway, no? Dinirevyo siya ni Winnie Monsod at sinabi, eh, kaano-ano niyo po ba itong si Marlo de la Cruz? Ang sagot niya, eh, dati ko na po siyang, nakitala ko po siya noong 2010 pa at naging kaibigan ko po siya. So, ibang-iba yun, no? Kasi nung mag-usap kami, eh, bandang late of 2012, no? Pero, pinapa-round namin sa akin na hindi niya kilala ang tao. Masyado din. Masali mo ako siya. Problema. Siguro, panawagan tayo sa Senado na imbitahin talaga nila si Marlon para makita kung gano'ng maganda lalaki ito. Na, dahil matagal lang nag-chismis din yan na meron daw isang malaking tao na type na type itong si Marlon. Kaya nga makalakas daw sa DOTC. Okay? So, abangan natin yan. And, I hope si mapalad tayo ni Senator Paul regarding this para malaman natin kung gano'n talaga kaganda na natin ito. Okay, Dave. Dito ka tayo ulit. Double-dull ka ulit ng input ko. Alam ko meron kang gusto sabihin kanina eh. Bago tumanggap tayo ng mga questions. Ayun lang. Magiging siguro, abuti na pang isang buwan ang kampanya namin ito, no? Nag-ipag-ugnay na kami doon sa mga kasama namin sa Bacolod. At itutuloy yung itakbo naman ang kampanya nila labas sa COVID, boycott ng COVID. Dito sa Manila, hindi pa namin dinadala yung mga klaseng panawagan sa amin na paglalahan lamang yung ginagawa ng Coca-Cola Company dito sa ating bansa. So, particular, doon sa kanyang hindi maayos na pakikipag-unayan doon sa pamamagitan ng magagawa ng member namin. Yung precisely nga, may pagkina ng officer strike. No? So, kanina nga tinatanong ni Ka-RG kung ano yung particular panawagan namin patungkol dito sa high purpose, ano, nag-develop pa kami ng ano ngayon eh, ng kaisang pananaw. Kasi may mga lumilitaw na ano eh, na mas matatalas na eh, mas matatalas na na posisyon tungkol dito, no? Ang sa akin dito, yung implication lamang nito sa industriya sa ngayon, no? Na
yung walang tigil, walang humpay, malakihan na pag-import ng mga high fructose or syrup ay makakasira sa industriya ng mga subal at apektado yung mga panagawa na involved sa industriya nito. Posisyon na namin sa siguro, high time na na lumabas na yung katotohanan, Attorney Al, na itong transaction ito sa SEC, MRT, merong foreign media na retired, na involved dito, na connect dito sa mga taga-DOT si Tyler Key. Meron ba talaga dito? Kasi lagi tinuturo ka, pero nung sinibestigahan ko, ay meron pa pala mas malaking taong involved dito na siyang malilihis ang issue sa bill na ito ng SEC. Eh, alam mo, napakadaming mga personalidad na involved dito. No? Doon nga po tayo itatalo na ito ay itinatago ng pagkataan. Kung maaalala niyo po, ano, noong pong bandang mga Nobyembre, December 2013, no? Ang National Bureau of Investigation po ay nag-imbestiga. Imbestigang totohanan. Hindi po imbestigang moro-moro na gaya ng ginawa ng ombudsman. Diba? Dito po kasi sa ombudsman na mag-imbestiga dito, ang pinagsabitan ng papel ay ako, at itong si Wilson Rivera. At doon sa dalawang iyon, pinili nila yung mga sinabi ni Wilson Rivera na makakadingin sa akin, at sinabi nila, yung mga sinabi ni Wilson Rivera na nag-exonerate sa akin ay hindi na totoo. O pwede ba yun? Nagbigay ka ng 10 pahayag, tapos yun lang tatlo ang tama dahil yun lang tatlo magbibigay sa akin, yung ito, hindi. Yun ang ginawa ng ombudsman. Pero ang National Bureau of Investigation, inimbitahan ang lahat ng personalidad, pinagpunta sa NBI, pinagsabit ng papel, kasama na itong kastilang sinasabi ni Doc Eric, at lahat ng ito ay inibigay ng kanilang mga pahayag. At hindi lang kung sino lang yung landlord, nagpunta pa rin ang NBI sa MRT Depot, nag-imbestiga ng mga tao doon, tinignan yung mga paligid kung ano kung pwede mangyari doon, at pagkatapos ko ay gumawa po ito ng report. Nung makagawa na po ang report ng NBI, ito po ay ilalabas na noong February 2014. Hindi ko lang alam kung birthday ni Chris Aquino noon. February 14, 2014. Ang naaalala ko, parang February 13, 2014, nalabas sa media, no? Na sinasabi, ito, nalito yung report, no? Alam namin, no, nakasalanan si GM Alcitampol III, no? At ito ay chismis lang. He says, she says. The following day, ay biglang nag-press conference si dating DOJ Secretary Laila Dilima at sinabi niyang, teka-teka muna. Mukhang mali yung teka-teka muna, iba pa rin ang sinasabi ng gano'n. Guwapo kasi yung Castilla eh. Sabi niyo, teka, hindi pa ito aprobado ng Presidente at kailangan itong i-approve ng Presidente bago ilabas. Eh saka naman nakakita ang NDA report, kailangan i-approve ng Presidente. Yung pang mamasapan ng report ay inaproba ng Presidente, hindi naman na. Pagka imbestiga ng NBI, inaproba na ito ng derecho. So, yun, itinago ito sa Palacanang hanggang sa nawala na sila sa poder, hindi na natin makita ang report na ito. So, ang ginawa po natin, ngayong nagbago na ang administrasyon, kaya nga pong nung nakaraang forum, is tinanong ko, si Senadora Laila Dilima pa ba ang Secretary of Justice? Dahil parang ganun po ang nangyayari. Nag-request po tayo na i-release atin ang report dahil involved tayo, di ba? Na may karapatan tayo makita yung report. Ano ang sabi sa atin ng DOJ? Ang sabi ng DOJ, wala sa amin ang kustudiya ng report. Nasa NBI ito. Sa NBI hiningin. So hiningi po natin sa NBI. Ang sabi ng NBI, confidential ito, hindi na yung pwedeng i-release sa'yo. So, ginawa ko, nagpatuloy ako kay Caleon, at nagkaroon naman kami ng pagkakataon na makausap si NBI Director Dante Heran, personal, at nung magkaliwanagan na, sabi niya, teka muna, hindi ko kung pwedeng balik na rin to, kasi on record na, nabili na namin yung report.
Ganito ang gawin mo, mag-appeal ka kay Secretary Aguirre, sabihin mo sa kanya na i-release ang report, at kapag na-release na ang report, piniyagin kami, i-release namin ang report. So, ganun na ang ginawa ko. Sumulat ako kay Secretary Aguirre, bandang October ito, no? 2016, at wala naman nangyayari. So, naghanap tayo ng linya kay Secretary Aguirre, at nakausap natin ang personal si Secretary Aguirre. At nung makausap ko siya, sabi ko, Secretary, ito po, pinadala ko po sa inyo. Tinignan niya. Oh, October pa to, sabi niya. Eh, hindi ko to nakita. Eh, sabi niya, kasi yung mga taong nandiyan sa ano, receiving, mga tao pa nibili mo yan, eh, baka hinaharap. Pero pinalipa ko na lahat dyan. O sige, iguha niya sa akin yung copy ng sulat ko, at ibinigay niya sa isang undersecretary. Sabi niya, oh, actionan mo to. Binigay niya kay Undersecretary Erickson Balmes. So, makaraan ng ilang buwan, dumating ang sulat sa akin ni Erickson Balmes at ang sabi niya, we regret, we cannot accede to your request, we deny your request on the ground that it is confidential. Kamukha-kamukha niyang reason nung mga nauna pang administrasyon ng NBI. So, ang tanong ko, ano ang nasa report na yan? At bakit ay paalam sa taong bayan? Kasi, no, logically, no, kung ang report na yun ay nagdidiin sa akin, eh di dapat matagal nang lumabas yan. Para nakulong na ako. Di ba? Logical, no? Kung idinidiin ako ng report, di dapat inilabas na yan. Ngayon naman, kung simpleng ine-exonerate lang ako, hindi nila titilala ba siya? Kasi ayaw nila akong ma-exonerate. Ayaw nila akong mawalan ng paratang, di ba? Pero palagay ko, meron pang mas madali na dahilan dyan. Meron siguro mga personalidad na binanggit dyan, na matataas, na ayaw nilang malamang. Yun lang yun. Simple analysis. Kahit po isang taong hindi nag-aral ng abogasya, kahit po hindi nakagraduate ng college, eh alam po ang ganong analysis. Okay, question. Ronnie. Sir, sa yung laban mo sa Coca-Cola, are you moving towards increasing the tariff on high fructose corn sugar? Isa sa pinoconsider yan eh, pero ang kasi ang lalabas kasi yan, pag ang idea is, pag kinax po siya, mamahal, baka ma-discourage yung importation. Pero ang tingin namin, hindi yun ang solution eh. Sa pansamantala, ang mag-shift talaga ng ano eh, ang strategic solution dyan, bumalik sa dati na gamitin yung ating mga refined sugar. Una-una, walang problema ang kasukan natin eh. Baka healthy siya. Hindi ka tulad ng high fructose na talagang mayroon ang question ngayon sa kanyang implication sa kalusugan mismo ng tao eh. Kaya doon kami pumapansin ka ng pananaw, no? So, imposing a tax on sugar is the least that we're considering at the moment. Pero mas dangerous lang. Sir, detalcol. Sir, as an expert on the operation of trains, kailan kaya matapos ang kalbaryo sa mga mananakay na kung pumunta ka sa MRT, kung kaskay ka na agad, hindi ka matulakan. Pareha mo. Hindi po yung matatapos susunod na tatlo o ilang taon. Kailan pa? Eh siguro po, pag nagpalit na po ang administrasyon na ito, eh saka pa lang natin mararamdaman yan. Kasi napakarami nung dapat gawin. No? Unang-una po, ang naririnig ko no, sa mga balita, no? Pati sa mga sinasabi ng mga opisyal natin ngayon, no? Eh yung mga bagong trend daw, gagawing 3-car trains, no? At yun ang papatakbuhin, at yung mga luma ay i-retire. Hindi po ganun ang vision ng expansion. Ang vision po ng expansion, dati po kasi meron tayong 20 trend na tumatakbo na itatatlong cars, tatlong bagon. So ang total po niyan ay 6 na po na tumatakbo at any one time. Ang plano po ay gawin po itong 24 trains na tig-aapat ang bawat isa. Tipo 4 cars.
kaya yung 24 times 4, eh, dapat po 96 cars ang tatakbo at any given time. Pero ngayon, parang ang plano nila eh, 6 na po pa rin o gawin ng 7 po ang tumatakbo. So hindi po ito expansion, di ba? Parang replacement lang of the old dilapidated trains. Hindi po ganun ang original objective. Pero bakit po hindi magagawang 4 na bagon bawat isang tren? Unang-una po, pagdating po natin ng Top Avenue, meron po tayong tinatawag doon na packet truck. Yung packet truck po, ang size po niyan, maia-accommodate lang po niya, ay yung trend na mayroon tatlong bagon. Kung maaalala nyo kasi sa Top Avenue, diretso na rin, ano? Hindi ka tulad sa North na meron kang iiputan. Doon po, wala. Kaya pag may dumating ang isang trend, paparada yan sa packet truck, para yung isa pang trend makalabas. So ngayon, kung 4-car train yan, hindi nakakaparada yan sa packet truck. Kasi naigsi ang packet truck. Yun po, isa po yan sa mga problema. Yung packet truck na yan po, eh nung 2012 pa, ay sinabi po na sa DOTC. Dahil po, yung pong pera para po sa pagpapagawa ng packet truck na yan, ano, eh mag-e-expire na. Ang budget po yata yan ay $1 million, ano? Mag-e-expire na po. Kaya sinabi ko po sa DOTC, kailangan na po natin itong gawin. Ang sabi ng DOTC, eh wala ano eh. Palagi itong hinaharang ng local government of Pasay. So nakipag-usap po tayo sa Pasay. Kinausap na natin ng mayor, ang council, umatend po tayo sa hearing ng council para payagan tayo. At yun po, okay na. Pwede nang gawin ang packet truck. Wala pong ginawa ang DOTC hanggang sa nag-expire yung pera sa pagpapagawa ng packet truck. Kung ako po sana po susunod, pinagawa ko yun. Pero kaso wala po akong power, wala akong authority to do that. Isa lang po yan, ano? Marami po pong iba pa. Naaabuti tayo na maghapon kung i-discuss ko. Totoo yan. Okay, papaliwanag ko rin yan. Jubi. Good morning po, sir. Para ko kay Attorney Pitao. Pag-attorney, di lang isang lawyer kasi alam niyo po yung mga legalidad eh. Magtatanong po ako, marami po kasing curious ngayon na tungkol sa Coca-Cola. Matagal nang alam ng taong bayan na nakakasama ho ang Coke sa katawan ng tao. Masarap kasi inumin ng Coke eh. Oo nga po. Alam na alam po ng lahat. Paano po ba maitatanggal to sa merkado kung tinatangkilik ng taong bayan? At saka meron po bang dahilan para kasuhan ng Coca-Cola dun sa mga negatibong mangyayari sa kanilang katawan dun sa kanilang uminom sila ng Coca-Cola? Una po, hindi po tayo pwede magbawal ng isang produkto sa merkado kasi meron po tayong tinatawag na free enterprise. Kung babawalan po kasi natin yan, eh mawawala po yung free enterprise natin na policy. At pangalawa po, kapag po ang isang produkto, no, ay wala naman pong pinagbabawal na substance, wala naman pong kasamang shabuyan sa loob, no, so po pwede po yung ibenta. Kung ito naman po ay piniyagan ng FDA, no, so po pwede po namin ibenta ito. Ngayon po, in terms of makakasama ba ito sa katawan o hindi, eh yung mga consumer na ang dapat na mag-desisyon yan kung bibili sila o hindi. Patulad ko, no, alam ko na ang Coke, eh asuka lang yan, no? Puro asuka lang naman yan, uminom ka ng araw-araw, magkaka-diabetes ka, no? Pero, iniinom ka mamisa-misa, no? Let's say, pag masakit ang sigmura ko, okay? Alam ko na pag minum ko ng Coke, mawawala yung sakit ng sigmura ko. Para sa akin yun. So, yun yung natural medication ko pag masama ang sigmura ko. Okay? Sa ibang tao naman, kapag ina-untok, instead na kape, inoom ng Coke. So, depende sa gumagamit ng produkto. So, sa palagay ko, hindi natin pwede bawalan yan, ano? Unless may ginawa silang masama. O, kung nakita natin na madumi pala yung produkto, hindi pala hygienic ang production. Mga ganun po. Pero but in terms of yung effect, no? On the health, no? Meron po mga nangyaring ganyan sa Amerika, no? Opo. Na, for example, meron po yung mga overly obese, no? Yeah. Ng mga tao, no? Okay. Idinimanda ang McDonald's, no? Nasabi nila, eh kasi pag kumakain ako ng burger at saka fries, masarap, kain ako ng kain, eh hindi ko alam na nakakataba pala yun. So, sumobra ang taba nila, nagkaroon sila ng mga problema sa iyo, na i-demanda po nila at nanalo po sila. Okay lang. Kay attorney po muna. Attorney! Sa Pilipinas, wala ganun. Yes, sir. Okay.
Attorney, naalala ko pala nung nasa pwesto pa kayo, just before that, malis kayo. Merong lumutang na pangalan ng dalawang tao na nakipag-usap daw sa inyo. Ang isa po ay Pete Prado at ang isa ay Balsy Cruz. Gaano po ko totoo na nakipag-usap sa inyo ito? Ayun na, si Miss Balsy Cruz. At saka Pete Nicomedes Prado. Si Miss, so. Yung po ang nakakatawa, no? Ito po mga tao ito, no? Na yung minsan po ay hindi po nakapag-usap sa akin. Pero sa pagkaalam ko, marami po mga ibang nakapag-usap sa kanila. Isa pa pong... isa pa pong tanong. Ang ating presidente ay gagaling lang sa China. At ipinagmamalaki ng ating presidente na nakakuha tayo ng malaking halaga ng pera para maging bahagi tayo ng belt, One Belt, One Road, no? Sa inyo pong mga individual na pananaw, ano po ang implikasyon nito talaga sa pananaw ninyo bilang isa sa mga leader ng ating bansa? Wala po kasing masama doon sa One Belt, One Road na vision sa buong Asia, no? Kung makikita niyo po ang ating history, trading partner po talaga natin ang mga Egypt, no? Diba yung tinatawag natin Silk Road noon? In fact, yung Manila Gallion Trade na galing pa ng Espanya, dumadaan yan sa Acapulco, no? Kung saan-saan pa, no? Talagang tayo ay nakikipag-trading sa kanila. So, hindi ko makita na mayroong masama, no? Doon sa ganung polisiya, kung pwede lang natin tinanyan, ano ang mangyayari, no? Kung sakasakaling nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng China at ang Pilipinas, no? Nagkaroon ng sigarot, no? For example, dyan po sa pinag-aaway ang West Philippine Sea, no? O kahit po dito sa Penang Rice, ano po ang mangyayari? Saan po tayo po pwesto? Di lang yun, Mil, no? Ang malaking problema dito ay wala pa naman pera eh. Understanding pa lamang yan. Wala pa yung agreement. Kaya yun ang worrisome dito. Dahil maganda yung pagkaka-strategy ng China na propaganda without us knowing pagtaas ng bet rate biglang boom sabit-sabit ang napakaraming bansa sa mundo including China. Kaya yun ang malaking problema dahil wala tayong nababasang totoo na impormasyon na galing sa China. At every Tuesday ay puro propaganda ng China ay nababasa natin all page at ng Manila Bulletin at Philippine Star without us knowing na internally ay may problema ang China. Kaya kung tayo ay basta maniniwala sa Chubibo, we are really looking for trouble. Lalong-lalo na nakikita natin na despite sa softer operation na ginagawa ng China, ay nakaumang na yung mga missile ng China sa Taiwan, sa Vietnam at Pilipinas. So, yan ang dapat nating bantayan. At nawagan tayo sa national security na they have to appraise the president every day to kung impossible dahil medyo messy na itong mga nangyayari na baka mamaya ay mag-hold na lang tayo na iba na yung bandera nakalagay sa ating mga flagpole process ng pabilo. Sa hanay po ng manggagawa, ano naman eh, paano naman nila tinatanaw itong biyahe ni Presidente Duterte sa China? Yung mga obor o tawag namin dyan, BRI, no? Belt Road Initiative, no? So tama siya, no, na inaano lang yan eh, parang nililid down pa lang yung So wala pa talaga ang mga complete dyan. Maraming mga plano, billions of dollars, maraming mga projects na iba, nagkumita nga sa Pilipinas ang mga ilan, about 20 projects ata yan, from railroads to mismo yung mga trains, tapos yan, linking the entire country from Luzon to Mindanao. Ang pananaw namin dyan, parang isa-aside muna namin yung obor, yung VRI niya, mas natatakot kami doon sa RCEP. Yung Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. China, okay, yun, eh. China rin. Ano na rin, no? Tatumbok mo. May negotiation na nangyayari, no? Asama ang China rin. Sino yung pinakahari doon? So, mas takot kami ron. Fundamental na nakikredit namin doon, nandun yung dispute settlement mechanism, kung tawagin, no? Yung ISD,
interstate dispute resolution, no? So, ngayon kasi yung mga grievances natin na kaya natin, basta hindi na rin nagpukumit ng mga pinagbabawal, katulad ng holding, smuggling, yung ganyan, no? Dumping, okay lang. Sa ngayon, to RCEP, ang problema ay sa pwede kang idemanda ngayon ng isang kumpanya. Biro mo yung bansa natin, Pilipinas, ang Estado, pwede idemanda ng isang korporasyon. Matulad yan, nangyayari sa Coca-Cola, Coca-Cola, sa multinational, no? Gilibera namin yan. Eh, pwede sila mag-demanda ngayon sa, ano eh, sa Pilipinas. Uy, ano yung ginagawa niya, no? Hindi, ginugulo yung, hindi ko gano'n, eh, no? So, hindi, ano yan, bagong ano, pamamaraan ng ngayon, eh, ng agreed agreement sa ginagawa. Kaya, kasi takot kami sa RCP, kasi hindi ko sa open print, eh. Totoo yan. Hindi lang yun, eto na, natuloy ko lang yung sinabi na Dave, tama yun, ano? Defendable yung ating North Rail. Magkano ngayon ng ginabayaran natin dyan? Billion na. Wala, in-scrap na yung project, pero ngayon nagbabait tayo sa China. Saka, very clear na ang galing na strategy ng China na kinopia nila yung Marshall Plan nung bago pagkatapos ng gera. Pero yung Marshall Plan, na-implement eh. Pero ito, ang ganda, rosy picture. Pero, walang mangyayari. Yan ang nakakatakot dyan. Dahil kung makabasin nyo, hindi kumikipo yung Africa, hindi nga yung kumikipo yung South America na ngayon ay kaput pa rin. At malapit na magkaroon ng civil war sa South America na galawa na yung Venezuela. So, itong mga nangyayari dyan, plus, yung nangyayari dito, na habang ipag-usap ang China sa atin, alam ni John Cotto, ha, ay banat ng banat itong mga aliporos ng China ng mga NPA. Na ngayon, kita mo, pati sa Davao, dinagdagan pa ng military component ng ating presidente para ma-save yung kanyang Davao province, the process. So we have to be worried about these things. Maraming laro, maraming propaganda dahil alam niyo, but thanks to the internet na malapit na rin yung sirain, ay very clear na yung Marshall Plan ng Amerika back after the war, yan ang ginagawang pattern ng China. Pero hanggang laway lamang, yan ang problema. So dapat we have to be vigilant about these things. Dahil kundi ay damay-damay tayo mapapahama na walang kalaban-laban. Camilo. Okay? Jimmy, last question. Para po kay Caleon Peralta, sir, hindi po ba kinakalarma kasi malapit na rin yung susunod na eleksyon? Yung po bang mga hinahabol nyo sa COVID na kayo, nabigyan na po ba ng usay dyan? Dahil ngayon sa Quezon City po, nagpiprepare na po ang panibagong kakandidatong mayor at vice mayor. Dalawang babae po sila. Ano po ba masasabi nito tungkol dito? Tagal pa eh. Mike. Sa totoo lang, ako hindi nababagger dyan sa mga balitang yan eh. Unang-una, may sarili kami yung partido, yung Pugnot Political Party. At yun ang gumagaso sa akin dito, PDP. Pangalawa, para sabi, ang susi pa rin ang susi para kami makaupo. Ito yung late pipe sauce ng Liberal Party sa nung nakaraang eleksyon, no? Nasa Supreme Court ngayon ito, naglabas ang order ng Supreme Court na pinapasapit na yung mga pangalan ng mga nanalong kandidato, lalo-lalo na sa Liberal, at kung kailan sila nag-file ng sauce individually at ng partido nila. Naniniwala ako na ang sauce pa rin ang susi. Sa mundo ko ng politika, no? Yun ang paraan para ako'y makaupo dito sa ating konsulteso. Eh, hindi pa naman nagtatagal ang panahon. Sa taon pa lang nakatagal ang pandima. Kaya tingnan natin ang susunod na kabarata. Pero ang paglipat nila Joy Belponte sa PDP Kaban ay walang epektong maganda. Kundi ito'y epektong negative. Ang pampakpay nito, lalo-lalo na sa mga residente ng Luzon, Quezon, dahil hindi naman pala ang mga residente ng Luzon, Quezon eh. Para malaman nila na itong mga nagpapalang tumakbo ay mga trauto talaga. Talagang nag-iiba ng kulay pagdating sa tinatawag nating paghahangad sa isang mga pwesto. Diba? Mga unyago. Diba? Ngayon, lumabas na executive order ng Malacanang pirmado ng presidente
Nabawal na ako maligaril yung public. Ikaw, balakas ka maligaril. Susunod ka ba dyan? Kaya hindi ko maalang kahapon. Ako'y nahalaro pa nga itong pagkat. Walang muda. Talagang mahirap pagkamali, lalo na ang isip ka na malalim. Bigla ka tutukot sa pusa at itabot. Mahirap eh, di ba? Hindi mo sinasadya, maaaring pagkamali ka. Katulad sa Tabaw, ako'y nagpunta sa Tabaw nung si Duterte nanalo. Alam mo ba, paglabas ko sa aeroplano, nung sa lobby ako ng airport, nagsinte ako ng sigarilyo. Nilapitan ako ng guwardiya. Sabi sa akin, sir, may violation ka na. Ano yun? Eh, bawal mong manigarilyo dito sa Tabaw, kahit saan. Ano ba? Kako? Eh, pasensya ka na, ako. Ako yung turista rito. Ako yung pupunta lang para i-greet si Presidente Duterte ng, sa kanyang victory. O sige, sir, pagbibigyan kita, huwag ko lang ulitin. Sir, sakali ba dumating sa'yo yan? Kasi kikilos na yung mga local executive eh. Oh. Hindi kaya isang maging buta sa'yo yan, mahuli ka. Pinagalaman mo. Ha? Magkatanggitin siya. Siguro, baka hindi ko na lang yung sigarilyo. Ang wala yung sigarilyo. Bishop, meron ka pang isang question? Bishop? Hindi. Ako walang tarong sa'yo. Sa'yo ako may tarong. Yung lumalabas kayo sa government, yung panitang dana, dahil wala ko magka ng Chinese broadcasting. Sa mga lumalabas na ngayon, inatasan na may mga story na inatasan na ang isang beer ng broadcasting na nalaman ko ng Chinese para mag-broadcast ng Chinese. Ako tiyatanong mo? Chinese. Maganda na tayong pag-aral ng Chinese. Ha? Dahil talagang trust at this point in time is to make the Philippines a province of China. Ayun ang maliwanag. And I wrote about it. Check my blog. ERICKSON1.blogspot.com. Sinabi ko na. Wala na tayong kundi maagapan ay talagang magiging probinsya tayo kasabay ng Taiwan. Kaya nga sinasabi ko nga sa programa kasi ko na pinigla na ang hiningi ko ng tulong ng Pilipinas, yung Chinese speaker, yung banner story, naging ng Tagalog kahit banner story na para may tugyan ng mga sa Pilipinas. Eh, sabihin mo yung tugyan ko para makarating sa kanyang publisher. Naging ng Tagalog kahit yung banner story na, okay na yun, may tugyan. Ano kinakain lang ngayon dyan? Eh, ano ba bang mas maliwanag pa ang broadcast ng Chinese radio? Every day, 24/7! Hanggang madaling araw! 24/7 nga! Lahat na eh. Kaya wala kang magagawa. Nilalaman yung AM natin. Ako, yung aming broadcast, inaatakan ng Chinese broadcast. Everyday yan. Lahat ng stasyon magpinito. Lalo, pagka meron akong pitik na hindi na gusto, talagang mahal din mo. Huwag yung yachyo. Mihaw. Ay, sa Baris lang, sir. Pumunta ka lang na sa Baris. Wala ka nang matinong channel namin. Well, with that, I'd like to thank our guest from Mayor Peralta, RJ, Dave, at Atty. Bitacol. At hopefully by next week, mas mahapte. Ito po, next week. Thank you so much. See you. Kaya, mag-ingat ka na. Mataas ka na, Mayor. Iyan na lang ba? Hindi siya nakagin na mag-git eh. Baka may naka-assign sa kanyang isa ha? Ayo, tapos hindi ang alala sa iyo. Delikado yan. Wala, kumakampi na kay Duterte, no? Ha? Kumakampi na ng Duterte.